Hello mga boss, kung napapansin nyo, meron tayong isang amplifier na Oster 502 dito, ayan. So, ang problema pala nitong amplifier na to mga boss, wala. Wala siyang problema. Umaandar siya. Okay yung kanyang sounds, umaandar yung kanyang mga potentiometer control. So, sa madaling salita mga boss, okay na okay itong amplifier na to. So, bali ang gagawin lang natin dito mga boss, maglalagay tayo ng Bluetooth board dito sa amplifier na Concert 502. So yun bali ang gagawin natin dito sa amplifier na to, maglalagay tayo ng Bluetooth board. Bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, huwag yung kalimutan magsubscribe at paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang gagawin natin, ma-notify kayo. So, ito pala yung ilalagay natin na Bluetooth board mga boss. Ayan. Kung napapansin nyo, maliit lang siya. Ayan. So, ito yung ilalagay natin dito sa amplifier na to. Kaya nga sabi ko kanina mga boss, itong amplifier na to, wala siyang problema dahil maglalagay lang tayo ng Bluetooth board. Ayan. So, itong Bluetooth na hawak natin mga boss, meron siyang USB, line-in, auxiliary, tsaka FM. So, bale, 4-way siya mga boss. So, ito palang Bluetooth board na to mga boss, ilalagay na lang natin to dito sa side ng amplifier. Hindi naman kasi pwedeng ilagay dito sa harapan mga boss, kasi nga itong harapan ng 502 concert, makapal tong aluminum niya. So, hindi natin pwedeng ilagay dito, mahirapan tayo magbutas. So, ilalagay na lang natin tong Bluetooth na to mga boss, dito sa side ng amplifier. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabuksan na natin tong amplifier. Ngayon, ang gagawin natin, itong Bluetooth board na to, kukunin natin yung sukat niya para may guide tayo dun sa kanyang takip. Kasi mga boss, itong kanyang takip na to, bubutasin natin to para may pasok natin tong Bluetooth board. Itong kasing Bluetooth board na to mga boss, ilalagay natin dito sa side ng amplifier. So, dyan natin ilalagay tong Bluetooth board na to, magbubutas lang tayo, tapos ipipix natin dyan tong Bluetooth. Ngayon ang gagawin natin, susukatin na natin tong Bluetooth board para pag magbubutas tayo dito sa takip ng amplifier, meron na tayong guide. So gawin na natin mga boss. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabutasan na natin tong takip ng amplifier. At kung napapansin nyo rin mga boss, naipasok na natin tong Bluetooth board. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Ngayon, sunod na gagawin natin, itong mga socket wire nitong Bluetooth board, ayan, yung hawak natin, itatap lang natin yan dito sa amplifier. So, ganun lang siya kasimple mga boss. Itong red and black, yan yung supply nitong Bluetooth board. Tapos itong white, yan naman yung output nitong Bluetooth board na left and right. So itatap lang natin yan dito sa amplifier. So ito palang mga wire nitong Bluetooth board mga boss, itong may socket. Kung napapansin nyo, maiksi lang sila. Bali ang gagawin natin dyan, magduduktong tayo ng mga wire para pag itatap na natin tong kanyang mga wire, aabot dito sa kanyang Bluetooth board pag itatap na natin. So, dudugtungin muna natin tong kanyang mga wire mga boss. So, gawin na natin. So, ayan mga boss, tapos na natin madugtungan tong kanyang wire. Ayan. Kung napapansin nyo, umaba siya. So, ang purpose natin dyan mga boss, para pag itinap na natin tong wire na to, dito sa ampli, kung titignan nyo kasi, kung isipin nyo, yung Bluetooth board, inilagay natin dito sa side ng amplifier. So ito kasing wire na to mga boss, itong dinugtungan natin, nakakonnect to dun sa input ng amplifier. Kaya inabaan natin para aabot tong wire. So itatap naman natin pala to mga boss, itong hawak natin na wire. Kung titignan nyo dito sa likod ng ampli, meron siyang input na tape, tuner, at CD or DVD. So, bale, dyan lang tayo magtatap. So, itatap natin to mga boss dito sa tape input nitong amplifier. So, gawin na natin mga boss.
So tatanggalin na muna natin yung input ng amplifier para ma-tap natin yung kanyang wire. Kasi mga boss, itatap natin yung wire na inabahan natin, na dinugtungan natin na wire dito sa likod ng board na tinatanggal natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, natanggal na natin tong board dito sa input ng amplifier. So tanggalin muna natin to socket wire nya, pati na rin tong kanyang ground. Tatanggalin na rin natin, ayan, para hindi tayo mahirapan. Ayan mga boss, natanggal na natin. So dito tayo bale magtatap ng wire. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, na-tap na natin yung wire na dinugtungan natin. Kung nakikita nyo, napakasimple lang. Yung gitna, yan yung kanyang ground. Ayan. Tapos, itong magkabilaan, yan naman yung kanyang signal na output nitong Bluetooth board. Papasok lang dito sa input ng amplifier. So, kung napapansin nyo, dito sa tape natin na ikinonect itong ating wire. So, bali yung tape input yung ginamit natin dito sa amplifier. Ayan. So, ganyan lang siya kasimple mga boss. Lalagyan na lang natin ng glue stick to mga boss para kahit papano hindi mahila yung wire. Kasi maninipis lang yung wire na to. So, mas maganda na kung lagyan natin ng glue stick. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nalagyan na natin ng glue stick itong itinap natin na wire. Ang purpose natin dyan mga boss, para kahit papano, kahit mahila yung mga wire na itinap natin dito sa input nitong amplifier, kahit papano, hindi siya mahila. So ayan. Ngayon, ibabalik na natin tong board na input nitong amplifier para ma-tap na rin natin yung power supply nitong Bluetooth board. So, gawin na natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, naibalik na natin yung board na tinanggal natin dito sa amplifier. Ngayon, sunod na gagawin natin, yun naman power supply nitong Bluetooth board yung ilalagay natin or itatap natin. So, gawin na natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, yung itinap natin na wire dito sa amplifier, so dito lang pumapasok yun mga boss, dito sa Bluetooth board. Ayan. Ngayon, gagawin naman natin yung kanyang power supply na 5 volts. So, yun naman yung itatap natin dito sa amplifier. So, gawin na natin mga boss. So, ito yung kanyang power supply mga boss. Yung power supply nitong Bluetooth. So, itong power supply na to mga boss, charger lang ito ng cellphone. Tinanggal lang natin yung kanyang pinaka-plug para walang nakalabas na live. So, naglagay lang tayo ng mga wire, ayan, para safe. So itong adapter na to mga boss, 5 volts siya. So ito yung kanyang output na 5 volts, ito naman yung kanyang AC input na 220 volts. So itatap lang natin yan mga boss dito sa transformer. So bale dito natin itatap yung power supply nitong Bluetooth board. Ayan, yung line 1 and line 2 nitong transformer, dyan lang natin itatap tong power supply nitong Bluetooth board. Ayan. So, gawin na natin mga boss. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, na-tap na natin tong power supply nitong Bluetooth. Ayan. So, napakasimple lang. Ayan, kung titignan nyo, itinap lang natin dito sa line 1 and line 2 nitong transformer. Ayan. So, ganyan lang siya kasimple. Ngayon mga boss, after natin may tap yung power supply nitong Bluetooth board,
Itong output naman niya, ayan, kung napapansin nyo, yan yung output nitong itinap natin na power supply. So, itong saget nitong Bluetooth board, ayan, yung red and black, itatap lang natin dito sa output nitong kanyang power supply. Itatap lang natin dyan yan, mga boss. Ayan, kung napapansin nyo, naitap na natin. Ngayon, after natin maitap, mga boss, paandarin natin tong amplifier. Tapos, magsusukat tayo ng voltae dito sa tinap natin na wire, yung red and black. Magsusukat tayo ng voltae kung meron bang lalabas na 5 volts supply. So, gawin na natin. So, ngayon, mga boss, susukatin na natin itong supply nitong adapter ng Bluetooth board. Tignan natin kung meron ba tayong masusukat na 5 volts. So, kung titignan nyo, naka-on na yung amplifier, naka-ilaw na yung indicator light. Ngayon, tignan natin kung meron pa tayong masusukat na supply. Ayan, mga boss, kung napapansin nyo, meron tayong nasukat na 5.95 volts. So, okay yung ginawa natin, mga boss. Ngayon, mga boss, gagawin natin, ipipix na natin itong nilagay natin na power supply na Bluetooth board dito sa amplifier. So, gawin na natin. Ayan, mga boss, kung napapansin nyo, naipix na natin itong power supply nitong Bluetooth. Kung nakikita nyo, nilagyan natin ng cable tie para kahit papano malayong matanggal or gumalaw. Ngayon, mga boss, sunod na gagawin natin after natin ma-fix tong power supply nitong Bluetooth board, ayan. So, itong Bluetooth board, itatap na natin tong mga saget wire para ma-testing muna natin, mga boss, bago natin i-fix tong Bluetooth board dun sa kanyang takip na amplifier. So, kung napapansin nyo, ayan, meron naman mga saget itong Bluetooth board. So, isasaksak lang natin ng ganyan yung mga wire na inilagay natin dito sa amplifier. Tapos, yung color white. So, dito naman sa kabila. Ayan. So, malayo naman magkabaliktad dyan, mga boss, kasi meron naman siyang socket. Hindi naman natin may papasok kung baliktad or hindi tama yung pagsaksak natin dito sa wire. So, kung titignan nyo pala, mga boss, itong kulay white na wire na to, nakatap siya sa tape input nitong amplifier. Tapos, dito sa harapan niya, mga boss, kailangan natin iset sa tape input once napaanda rin natin itong Bluetooth. Kasi yun na nga, itong Bluetooth nakatap siya sa tape input nitong amplifier. Kapag hindi nakaset sa tape input yan, mga boss, hindi under tong or lalabas yung sounds nitong Bluetooth. So, kailangan nakaset yan sa tape. Ngayon, mga boss, paanda rin natin, tignan natin kung meron bang lalabas na sounds, kung okay ba yung ginawa natin. So, gawin na natin, mga boss. Ngayon, mga boss, ang gagawin natin, itatry natin tong ginawa natin kung lalabas ba yung tunog niya dito sa amplifier. Tignan natin kung tama ba yung ginawa natin. So, yun natin tong amplifier. Ayan, kung napansin nyo, nag-on din yung Bluetooth board na nilagay natin. Ngayon, try natin sa Bluetooth, isa-set lang natin yung ating cellphone pang signal dito sa Bluetooth. So, set lang natin, mga boss. So, naka-ready na yung ating cellphone, mga boss. Ngayon, play na lang tayo para tignan natin kung lalabas ba yung tunog din tong Bluetooth. So, gawin na natin. Thank you.
Yun mga boss, kung napansin nyo, narinig nyo, tumunog yung ginawa natin. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin mga boss. Ngayon, ipipix na natin tong Bluetooth board nito dun sa takip nitong amplifier. So, gawin na natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, na-fix na natin tong Bluetooth board dito sa amplifier. Ngayon, after natin ma-fix tong Bluetooth board, susubukan pa natin ng isang beses mga boss bago natin pakuha sa customer. So, gawin na natin. Yun mga boss, kung narinig nyo, okay itong ginawa natin. So, ganun lang yung paglagay ng mga Bluetooth board dito sa mga amplifier. So, kahit anong amplifier pa yan mga boss, yung mga walang Bluetooth na amplifier, pwedeng-pwede nyong lagyan ng Bluetooth. So, katulad dito sa video yung ginawa natin, ayan, tumunog siya, okay na okay. So, sana kahit papano kayong mga beginner or gustong maglagay ng Bluetooth board sa inyong mga amplifier na walang Bluetooth, so, sana kahit papano meron kayong natutunan dito sa ating video. So kung hindi pa pala kayo naka-subscribe sa ating channel mga boss, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang gagawin natin, ma-notify kayo. So hanggang dito na lang itong ating video mga boss, maraming salamat. Peace.